Jesus calls us to obedience. In John 14, 18, Paul, if you love me, you will keep my commandment. My commandment. Do you love God? Tanong mo, sabi mo, buti, mahal mo ang Diyos? If you love me, you have to keep my commandment. Ang ibig sabihin na keep my commandment, sinusunod mo, patnubay mo ito, at tinagawa mo, ito yung no, positional system mo sa buhay. Ang salita ng Panginoon. Amen? Well, commanded by God, dahil tayo anak niya. And God as Lord and King of our lives, we're obliged to do it, to serve Him the best we can. The best we can, mga kapatid. Dumadating pa tayo sa kulturan, tayo nangihingan. Sabi lang tayo, manalangin. Ang Diyos na dyan na para tulungan tayo, mga kapatid. Amen? Sa Philippians 3:14 po, to this you are called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His step. Sinunod niya. Sinunod niya ay ang ama sa langit maging kuwas ng kanyang buhay para maligtas lang tayo. Kaya, i-set na example to us na pagkuhin natin sunan, mga kapatid. Number two po, obedience is an act of worship. Yung pong sinabi ni Pastor Paul kung one time, Romans 12:11, visit you before, therefore, brethren, may the mercies of God that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ano ang reasonable service natin? We need to place ourselves in the temple of the Lord to be used by Him in His kingdom. To be acceptable. Kung may pagkakamali tayo, repent. Manalangin, Lord, pagkakamali sa nagawa ko. Lang po tayo, hindi tayo perfecto. Ang Diyos lang po natin ang perfecto. Amen, mga kapatid? Repent, panalangin natin. I have five examples of people in the Bible with the highest worship they can offer to God. Unang pa lang po yung ating napag-aralan. Si Abraham po, alam namin yan. Inaalala niya si Isaac. Sino naman dito sa lugar na ito, iaalala ang kanya na lang. Me, myself, my place of God. Talagang mahirap, pero ito, iniikuto sa Panginoon. Ganun katibay. Ang aking, si Abraham, ang aking ama, na utusan si Abraham na iaalala ang anak niya. Ito po yung Genesis 22. Naman ito po, si David, sa pagmamahal niya sa Diyos, marami siyang nalikang him at sam. Kung ikaw ay isang musikero, nag-aapuri yung kanta na awitin mo, bakit ka dahil may pag-ibig ka sa ginagawa mo, may pag-ibig si David sa Panginoon. Amen? Number three, si Job po, who worship God despite in pain, while in the middle of hardship. Nandun yung pakinting pagturusa niya, pero patuloy niyang pinupuri yung Diyos. Binibigyan tayo ng example ng Panginoon na even though we are in our struggle, mga kapatid, patuloy natin purihin ang Diyos at siya ang tutulong sa atin, sa ating mga pangailangan, sa mga pangailangan natin. And mga kapatid, ito pa yung dinidiscuss natin sa Bible studies. Si Mary Magdalene, yung babango, yung mahal na babango ay pinahin niya sa Panginoon Jesus. Mahal. Napaka-expensive nito. Amen? Yung panibago, namin siya po dito eh, the Magi, the three kings. Makikita po yun sa Matthew 2. Who from the east came to Jerusalem and travel 1,000 miles to worship Jesus. Inisipin ko kung gano'ng kalayo ang east from east going to the temple. It is what, 1,000 miles
is equivalent to 1,609.344 kilometers. Ang layo po ito ay sa Nara, Mosca, at pabalik sa kalahati. True, facts. Cargo, sa kotse. Ay sa kanilang kamin. Kamin, mabigyan. Mabuti itong pinipigin ng loan, ang pinababa ng loan sa gabi ito. Napakalapit ang bayo sa tati. Napakalapit ang simbahan. Malapit. Bakit ito mga nahari ko? Nagpupuhin sa Diyos. 1,609 miles. Equivalent to 1,600 miles sa iyong layo. Pero nakakapunta sila. Kapatid, sinasabi ng Diyos, malapit na ngayong gawain. Pumunta ka naman. Hindi tayo naman, Lord. Malapit na ngayong prayer meeting. Huwag naman iilan ng doon na attend, no, kapatid. Isa pa ang time for us to attend this gathering for Jesus para sa Panginoon, mga kapatid. We need to pray. Marami tayong mga karanasan, mga kapatid. Ang layo ng lugar ng East Jerusalem. Nakakawin pa sila. Ikaw, masakit ka lang. Mamaya, nandiyan ka lang. Hindi ka makapunta, mga kapatid. God is talking to all of us about this. Atin lang tayo. Huwag tayong pagpakasakot na lang. No. If you love God, you have the obedience to worship God. You have to go for the Lord. Umatin ka. Tayo. Magsama-sama tayo. Amen, mga kapatid. Number three, God rewards obedience. Si Abraham po, nung sumunod sa Diyos, ito ang sinabi ng Lord sa Genesis 3:18. In your seed, all the nations of earth shall be blessed because you obey my voice. Are we obeying the word of God? Sumusunod ba tayo? O lumalayo tayo sa Panginoon? Labi. Patuloy tayo ng mga obedience. Pagsunod ulit ang sinasabi ng Lord. Amen? Alos 11:8, but he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and hear it. Will be blessed because we keep the word of God. Ginagawa na nito, sinasabuhay na nito ang Lord. Amen? Dito sa James 1:25, mahaba po ito kung nagpilipin pa rin. Pero ang focus mo dito, sa baba, ang lagay dito, maghihulog siya ng perfect law, liberty, and continue it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the word. This one will be blessed in what he does. Ano mong ginagawa natin, mga kapatid, dapat natin, pagpapalain tayo ng Panginoon, pagsumusunod tayo sa kanya, obedience ulit. I don't know why God is telling this to all of us. Yung pagsunod sa Panginoon, alam ko lahat naman tayo sumusunod. Pero there's a time na nangihina tayo, there's a time na nag-relax tayo. We need to come. Medyo, ano yung salita niya, pero we need to follow the word of God, mga kapatid. Amen? Number four, obedience to God proves our love. Sa 1 John 5:2-3, by this we know that we love the children of God. When we love God and keep His commandment, for this is love of God, that we keep His commandment, and His commandment are not burdensome. Mahal natin ang bawat kapatid. It proves that we love our God. Sa lahat ng sandali, pagmahalan tayo, magunawan tayo, hindi mawala yung misan ng buhay. It will come, pero purihin ang Panginoon. Nalalampasan natin ito at naging matibay ang ating pananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen? Number 5 po, obedience to God demonstrate our faith. Sabi ng 1 John 2:3-6, now by this we know Him, if we keep His commandment. He who says, I know Him, and does not keep His commandment, is a liar, and the truth is not in Him. 5,
but whoever gives word, truly, the love of God is perfected is in him. But we know that we are in him. He who says he abides in his own, himself also to walk just like him. Just like he walked. Yung po sinasabi dito, po sinasabi natin ang salita ng Panginoon sa atin, kundi natin ginagawa, wala yung katotohanan sa atin. We are liar. Sinungaling po tayo. We need to duplicate Jesus. We need to follow Jesus. Amen? We have to demonstrate the love of Jesus that we have. Hindi mo pwedeng mag-demonstrate ng katotohanan ng Diyos na wala sa iyong pag-ibig ng Diyos. You cannot share what you have and don't have. Yung pag-ibig ng Diyos, share natin. Okay? Sa mga kapatid, sa mga kapatid natin. Amen? Ang pangalim po, obedience is better than sacrifice. Sa 1 Samuel 15:22-23, so Samuel said, as the Lord has great delight in one offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed the part of ram. For rebellion is a sin of witchcraft and stubbornness, as iniquity and adultery. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you from being king. To be is better than sacrifice. It supports false teaching of salvation by faith, not by word. In Ephesians 2:8-9, salvation is the gift of God. It is not our doing. Really, it's not the result of our works, so that no one may boast. We cannot earn our words in our way to heaven. Yung po pagkakukuha natin, hindi po yun ang pwedeng magdala sa atin sa langit, kundi ang pagsunod sa Diyos. Amen, mga kapatid? God, salvation is freely given to us by our obedience, yung pagsunod po, to the Lordship of Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Yung pagsunod po ang sinasabi ng Lord dito. Patuloy na sinasabi ng Lord na sumunod kayo sa akin. We need to follow God all the time. And yung lastly po, yung true obedience to experience the blessing of the Holy Spirit. The Psalms 119:1-3 po, blessed are the unfit in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are those who give his testimony, who seek him with a whole heart. Pagpapin, lagi sinasabi ng Lord, will God be blessed if we follow the word of God. Patuloy na tayo sumunod sa Panginoon. Patuloy tayo marami siya. Therefore, sabi sa 2 Corinthians 7:1, therefore, having this promise, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Kailangan po natin sumunod. Kasi, tayo, hindi tayo makakatayo sa Panginoon, hindi tayo malinis. We need to come to God all the time sa pagsunod sa Kanya. At yung last verse po, sinasabi ko dito, sa John 15:7, if you abide in me, and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. We need to abide. We need to come to God. We need to repent. Pansinin po natin, ang revelation ng Panginoon, ang mga Israelita, sinabihan ng Panginoon, magiging malakas kayo, pag kayo ay sumusunod, alam mo salita ko. Pagkapanayin kayo, at walang sino man ang makakatayo sa harap niyo pag ako ang inuunan niyo sa pagsinunod ng Diyos. We need to come to God. We need to pray. Yun totoo paglapit sa Panginoon. And I know everybody, may mag-istaring tayo. May mag-abating tayo. Nagkakaan lang upang makalapit sa Diyos. But we need to come to God in prayer all the time. And we need to talk to God and place ourselves as His temple
or God used it for His glory. Amen, mga kapatid. And ang conclusion po natin, let us work to walk complete holiness. So we don't learn obedience overnight. Hindi po natin natutunan overnight ito. It's a long process that we pursue by walking it a daily goal. Araw-araw po natin gawin. Araw-araw natin practicing. Araw-araw ang binayang ang Panginoon ay sasama na tayo upang magawa natin ang mga bagay ng gusto ng Panginoon. Amen. Tanaw lang po ang pamuhay at pasasalamat. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ama namin parang sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, sa kami ito, O God. Salamat sa salita mo, Panginoon. Patuloy mo kami tulungan, samahan, Panginoon. Baka man kami nagkukulang sa iyo, Panginoon. Sa mga kasalanan, hindi namin sinadya, Panginoon. Pagsalanan, nakapagpatuloy sa iyo, Panginoon. Linisin kami, patuloy, Panginoon, upang makaharap kasi kami sa iyo, Panginoon. Ano mang gawa ng kaaway? Ano mang espiritu ng kaaway sa lugar na ito? In the name of Jesus, angel of the Lord, arrest him all in Jesus' name, Panginoon. Salamat, Ama. We declare victory. We declare that you are our Lord. We bless you. We honor you. In the mighty holy name of Jesus. Amen. Amen.